Good evening mga kabayan. Nandito po tayo ngayon sa kusina kabayan ay magluluto po tayo ng chicken kabayan. Yung chicken natin kabayan with tari sauce, yung Japanese sauce kabayan na doon sa isang vlog ko ay nakita niya kung paano ko ginawa yung tari sauce. Yan ang gagamitin ko ngayon kabayan. Tapos imamarinate ko muna itong chicken kabayan. Ngayon yung chicken kabayan, itong chicken na ito ngayon, i-slicing ko muna itong chicken ngayon. Ito lang yung ating mga pangunahing ingredients natin ngayon kabayan para sa ating chicken. Meron tayong fresh garlic and then fresh slice of thin slice of ginger and then meron tayong onion leeks at meron tayong lemon para sa pang-marinate natin kabayan at meron tayong white pepper or black pepper. Tapos ang gagamitin nating soy sauce kabayan ay Yamasa soy sauce at maglagay din tayo ng konting pampalasa yung beef broth kabayan. Tapos ang gagamitin nating oil, yung canola oil para doon sa ating deep fried chicken kabayan. Ngayon kabayan ay slice muna natin itong garlic. Kasi maglagay tayo ng kunting para doon sa ating imamarinate na chicken. Bago natin siya iprito. Tapos tingnan nyo mamaya kabayan kung yung gagawin ko. Gagamitin ko yung aking tari sauce, yung ginagawa ko kanina. Ang labas nito kabayan, para siyang tusino. Kasi ang tari sauce kabayan, yan Japanese sweet soy sauce yan kabayan. Tapos kapag medyo lumapot yan, pagka isinuti mo ngayon to dito ngayon sa ating chicken, pag after na maging, maano natin siya, ma-deep fry siya, ang labas nito kabayan, para siyang tusino. Kaya ngayon, tapusin lang natin muna to. Slicing ko lang to sandali. Pagkatapos, i-slicing ko rin yung chicken. Ayan, bayan. Buong lemon yung gagamitin natin, bayan. Ito yung kabayan ang gagamitin natin, buong lemon. Kung nasa Pilipinas ka, ang gamitin mo ay kalamansi. Pag nandito ka ngayon sa ibang bansa, lemon, pwede kasi wala naman dito ang kalamansi, kabayan. Ngayon, i-slice muna natin yung chicken, kabayan. Slice muna natin yung chicken. Tapos mag-slice din tayo ng onion leeks, mga kabayan. Slice din tayo ng onion leeks. Ilagay natin ito mamaya pang garnish. Pagkatapos natin masuti yung ating chicken mamaya. Ngayon kabayan, i-marinate na natin ang ating chicken. First, maglagay muna tayo ng pepper. Ito yung black pepper kabayan or white pepper. Lagay tayo ng white pepper. Ito yung white pepper kabayan. Ayan. Maglagay tayo ng 1 tablespoon of beef dashi. Tapos maglagay tayo ng lemon juice, yung lemon.
Pigayin natin dito. I-squeeze natin dito mga kabayan. Kahit kalahati lang dito kabayan, pwede na siya. Tapos, magagay tayo ng isang itlog. 1 piece of egg. Ayan. Tapos haluin muna natin kabayan. Tapos maglagay tayo ng 1 tablespoon of Yamasa soy sauce. Any kind of soy sauce you want to use kabayan, pwede yun. It's about 1 tablespoon. Tapos maglagay din tayo ng konting fresh garlic, yung chopped garlic. Yan, ito na yung kabayan. Ha? Tapos kabayan, ngayon, maglagay tayo ng maglagay tayo ng 1/2 cup of flour. 1/2 of high grade flour, any kind of flour pwede niyong gamitin kabayan. Yan. Tapos tapos 1/2 cup of corn flour. Yan. Tapos i-mix na natin kabayan bago natin siya prituhin. Tapos crispy ang labas nito mamaya kabayan. Yan. I-marinate muna natin siya kabayan about 10 to 15 minutes. Pagkatapos kabayan, i-dip pa natin yan doon sa itlog, tapos kunting flour para ang labas niya ay crispy. Tapos maglagay tayo ng 1 tablespoon of sesame oil kabayan. Lagay tayo ng sesame oil. 1 tablespoon. After 10 to 15 minutes, pwede na natin yang lutuin kabayan. Tapos maglagay tayo dito ng ano kabayan, ng 1/2 cup of corn flour, and then 1/2 cup of yung high grade flour, yung normal, yung plain. Tapos imimix natin sa kabayan. Ito yung gagamitin natin mamaya. Dito natin siya i-coated siya natin ng husto. Tapos i-ano muna natin siya kabayan. Ilagay, i-dip muna natin siya doon sa itlog bago natin iprito siya kabayan. I-dip natin doon sa itlog, tapos i-coated natin ng husto dito, saka na natin iprito. Tapos mag-init na tayo ng mantika. Kailangan yung labas niya golden brown. Pagkatapos niyang ma-fried ng chicken kabayan, ma-fried natin. Pagkatapos, isusuki natin uli yan. Lalagyan natin ang yung gagamitin ko, yung sauce na ginagawa ko, yung tare sauce kabayan, yung Japanese sweet soy sauce. Tapos kabayan, maglagay din tayo ng 2 pieces of egg dito. Ayan, 2 pieces of egg. Ayan. Ayan kabayan. Ito yung kabayan, 2 pieces of egg. Ayan.
Tapos kabayan, ito yung itlog na binati natin. Tapos inilagay na natin yung chicken. Ito yung chicken. Ito yung chicken kabayan. Unti-unti natin ilagay dito. Pagkatapos, ilagay natin siya dito kabayan. Dito sa pinaghalong flour na half cup of flour, half cup of corn flour. Ito yung kabayan. Gagawin na natin to. Ito ilagay na natin dito ngayon. Ngayon, netesting na natin. Ipirito natin. Ayan na kabayan. Ayan. Ganun na ang mangyari. Ayan. Siya. Ito na yung kabayan, no? Yan, crispy na siya kabayan, no? Yan. Yan, palutungin lang natin ito kabayan. Ayan na kabayan. Ito na yung second batch. Crispy crispy siya. Ayan na kabayan, crispy crispy. Lilipat na natin sa lalagyan yan. Maglagay na tayo nito ng olive oil. Susutin na natin yung garlic kabayan. Kawali, mainit na. Tapos sunod na natin yung slice fresh ginger. Finished product natin kabayan, crispy and crispy na yung ating chicken. Tapos ngayon, ilalagay na natin siya dito sa ating kasirola kabayan. So, saluhin lang natin. Ito yung ilalagay natin kabayan, ito yung tari sauce na ginawa ko. Ito ngayon ang ilalagay natin dito. Ayan. Yung tari sauce sa kabayan, ito yung ginawa ko doon sa vlog ko. Kung paano ko ginawa. Nandun makikita nyo kung paano ginawa ko to kabayan. Ito yung tari soy sauce kabayan. Japanese sweet soy sauce to kabayan. Tapos, ano lang natin to kabayan? Palaputin lang natin to. Ang labas nito, para siyang tusino na pinirito. Ayan. Pero, ang manok, dinidipry muna natin siya na ang labas niya parang chicharon siya pagka kinakain mo siya. Dahil doon sa half cup of flour and half cup of cornstarch, pinaghalo natin kabayan. Tapos, minarinate muna natin siya kabayan. Nakita niyo kung paano ko ginawa kanina.
Narinit ko muna siya bago ko siya pinaprito. Tapos may ano ko ng itlog. Ayan na kabayan, antayin lang natin na maluto ito kabayan. Pwede na to, mayamayang konti, after 5 minutes, hanguin na natin ito, ililipat na natin sa isang lalagyan kabayan. Ayan na kabayan. Tapos ilalagay na natin yung, lagay natin yung kalahating onion leeks na i-slice natin kanina. Tapos ang kalahati, igagarnish natin pagkatapos maluto. Ayan na yan kabayan. Yung tari sauce na ginagawa ko kabayan, na yung Japanese sweet soy sauce, doon sa vlog ko, makikita nyo yung kabayan kung paano ko ginawa. Tapos may sukat-sukat yun, talagang madali nyo makuha. Kaya marami siyang gamit kabayan. Pwede siya sa chicken, seafoods, sa and then any kind of meat you want kabayan na gagamitin nyo siya, pwede mo siyang gamitin. Sa grilled chicken, yan. Saka matagal siyang natin i-stack ng matagal kahit ilang buwan. Kasi nga wala siyang tubig. Ano lang siya, sake, cooking sake, Japanese cooking sake, tapos sa sweet wine, tapos kikuman soy sauce or yamasa soy sauce, tapos sa brown sugar. Kung walang brown sugar, you can use white sugar kabayan. Yan na kabayan, malapot na siya, oh. Oh. Ito, mamaya-maya ang konti kabayan, ililipat na natin sa isang lalagyan yan. Ayun na kabayan, luto na siya, ililipat na natin sa lalagyan. Ito ngayon ang finished product natin kabayan, doon sa ginawa natin kanina. Marami siyang prosesong ginawa. Ngayon, ito nang labas niya kabayan, masarap yan sa ilagay sa ibabaw niya ng kanin. Yung parang dumburi style. Masarap siyang siya kabayan na ang labas niya, para siyang malapot na parang akala mo yung... Para siyang tusino ang dating, pero kaya lang pinipirito ko yan kabayan. Iba naman yung style na ginagawa ko. O paano kabayan, para masundan niyo itong aking ginagawa, itong recipe na to sa gabing ito kabayan, ay lahat ng mga ingredients nito, kung paano ko ginawa, i-type ko doon sa aking description kabayan. Just click only the arrow down and then all my ingredients kabayan, makikita nyo kung paano ko ginawa kabayan. At basta pag hindi nyo siya masyadong nasundan, tingnan nyo lang ang mga ingredients na ilalagay ko doon mamaya. Hanggang dito na lang po kabayan, ha? At thank you for watching my video. Please like, comment below, and please share my video mga kabayan. And before you watch my video, please don't forget to click the subscribe button under your video, and don't forget also to click the notification bell icon para updated po kayo sa akin pang mga susunod pang mga video. O paano kabayan, magpaalam na po tayo pagsamantala. This is Janungkoy. I'm out.